Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po, gaya po ninyong napapansin, ay nandito pa rin po si Invest 90W. Ang Invest po ay tawag ng Joint Typhoon Warning Center sa mga low pressure areas dito po sa atin. At hindi pa po ito tuluyan na nalulusaw, pero posible pong mawala na ito anytime. At gaya po ninyong napapansin, ay papawala na rin po ang sirkulasyon nito. Ngayong unang araw din po ng Disyembre ay lumalakas na rin po ang bugso ng amihan dito po sa northern part ng Northern Luzon at shoreline po ang nagpapaulan naman sa ilang bahagi po ng Cagayan. Ito po ay lugar kung saan po nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit po na easterlies at patuloy pa rin po ang pag-ihip sa silangang bahagi po ng ating bansa at mayroon pa rin po tayong ITCZ na patuloy pa rin po na umiiral dyan po sa ilang bahagi ng Mindanao. At sa atin naman pong long range forecast, consistent pa rin po na walang bagyo at walang banta ng bagyo na pamumuo po na namamataan mula dito na tatawid sa ating bansa hanggang po sa susunod na 2 linggo, pero posible pa rin po ang mga pagbabago kaya patuloy lamang po tayo mag-antabay sa mga susunod po na updates. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, dulot nga po ng shoreline, ngayong madaling araw po ay may mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Cagayan. At dulot naman po ng easterlies ay mayroon din po mga isolated rains ngayon sa ilang bahagi po ng Aurora, Quezon, Isabela, Batangas, ilang bahagi po ng Camarines provinces, lalong-lalo na po sa northern part, maging po sa ilang bahagi ng Catanduanes, Eastern Samar, Leyte, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Escalante, ilang bahagi po ng Panay, Aklan, Dinagat Island, Surigao Provinces, at ilang bahagi po ng Davao Region at Sulu Archipelago. At mamaya po ay sisikat naman ang araw sa malaking bahagi po ng ating bansa, maliban pa rin po sa tsansa ng makulimlim na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa silangang bahagi po ng ating bansa, gaya po ninyong nakikita ang mga may kulay yelo po, ay posible po ang mga pag-uulan mula po dito sa Cagayan. Ilang bahagi po ng Isabela, Aurora, Quezon, ilang bahagi po ng Bicol Region, Visayas, Caraga at Davao Region at may mga isolated rains rin po sa ilang bahagi ng Calabarzon, Oriental Mindoro, Aklan, Capiz at Negros, maging po sa ilang bahagi ng Cebu. At mamayang hapon, posibleng magtuloy-tuloy po ang makulimlim na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa mga nabanggit po na lugar and late in the afternoon ay mas maraming lugar po ang makakaranas po ng mga isolated rains. Kaiba yung pag-ingat po sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman po mga baybayin, dulot po ng lumalakas ng amihan ay may kataasan po ngayon ang mga alon po sa seaboard ng Batanes, Babuyan Island. Alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 3.5 to 4.5 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang pumalaot dyan, lalo na po sa mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka. At may kataasan rin po ang mga alon sa silangang baybayin po ng ating bansa. Gaya po ninyong nakikita, ang mga may kulay pula po ay may kataasan po dyan ang mga alon na posibleng aabot hanggang po sa 2 to 2.5 meters height. So, yun po ba ng latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!